Una-una, yung infestation. Alam niyo na yun, ano? Yung pag-atake ng demonyo sa mga lugar, bagay at mga hayop. Pangalawa, yung tinatawag na oppression. Pag-atake ng demonyo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. Tapos yung mas malalim doon, yung obsession. Ito yung pag-atake ng demonyo sa tinatawag na interior aspect of the life of the person, no? Yung panloob naman. At ngayon, gaya ng ating nabanggit, ito ang pinakahihintay ng marami. At ano yung pang-apat na extraordinary demonic activity? Meron ba kayong hula o hint? Yung una nyong napanood, parang kakaiba yun, ano? Pero kinati lang yun. Okay, kinati lang yun. At ang pang-apat na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na possession. Okay? Possession. Pag sinabing possession, is the worst thing that a devil can do to a person. Although this is the most rare, ito yung pinakamadalang lang, no? Mababa lang yung porsyento nito. Pero nangyayari po ito. Possession. Kung kailan ang diablo ay ite-take over yung katawan ng tao at sa pamamagitan ng pagsanib ng demonyo sa taong ito, ay nakokontrol niya yung taong ito para magsalita ng kung ano mga bagay at kung ano pa ang mga uri ng mga sabihin nating kasinungalingan, panlilin lang, o oftentimes mga pagmumura, vulgarity. Kaya kailangan pag-iingatan din natin, lalo't higit yung pang-apat na ito, yung extraordinary demonic activity na tinatawag na possession. Ngayon, sagutin natin yung tanong sa ating pinos kahapon. Okay? Ano ang mga palatandaan ng simbahan o ano ang mga palatandaan kung ang isang tao ay sinasapian? Yan, gusto nyo malaman siguro yan, no? Kung ang isang tao ay sinasapian. Number one, una, panoorin nyo to. Spiritus omnis incrucio adversarii. Yes, that is number one. Speaking languages that are not known to the victim. Huh? Speaking languages that are not known to the victim. Yung po napanood nyo, naranasan ko na po yun bilang bagong exorcist. Na noon, tinawagan ako ni Bishop Gabby, kasi si Bishop Gabby pa noon, 2014, noong kanyang in-establish po itong Ministry of Spiritual Warfare or Exorcism. Tinawagan niya ako para pumunta sa isang tahanan. Cool na cool pa si Bishop Gabby noon na tinawagan ako, "Father Jeff, punta ka rito sa bahay na ito." Sabi ko, "Sige po, Bishop, ano pong meron?" Kala ko blessing lang. Sabi niya, "Ah, may sinasapian." Wow, may sinasapian daw, pero cool na cool lang si Bishop, no? Eh, kasi nga ako ang papupuntahin. Kaya sabi ko, "Sige po, Bishop, susunod po ako." Kahit na wala pa ako masyadong training noon, hindi pa kami pinapadala noon sa Roma, wala pa akong mga mentoring sessions kay Father Josis. Pero syempre, dahil obispo ang nagsabi, naniniwala ako sa otoridad ng simbahan sa pamamagitan ng obispo. Kaya nag-prepare ako, hinanda ko sarili ko, at tinawag ko pa rin yung mga ibang mga exorcists sa diocese na Antipolo. Nung kami nagkita-kita na, pumunta kami sa bahay, at alam nyo, malayo pa lang kami, naririnig na namin yung sigaw nung kasambahay na di umano ay napoposes. No, di umano ay napoposes. So habang kami papalapit sa bahay, aba, nakita namin na bumangon yung kasambahay, pinutol yung rosaryuhan sa kanyang leeg, at hinabol niya yung mga nasa bahay. Gusto niyang sakalin, gusto niyang saktan. Buti naman, na-contain siya, no? Eh, syempre, unang pagkakataon namin, sa takot ko, kahit ako chief exorcist, sabi ko sa mga kasama ko, "Kayo na mauna." No, pero syempre, kunyari, hindi ako natatakot, ano? So, pagdating namin doon, nung hinawakan na nila, at dahil, siyempre, unang pagkakataon namin yon, binuksan namin yung libro for the rite of exorcism. And being the chief, ako na nag-pronounce ng rite of exorcism. And take note,
in Latin. Ha? In Latin. At habang binabasa ko yung rite of exorcism na yon, yung mga salitang narinig ninyo sa video, no? Ganun na ganun, yung exorcisote, mundissime spiritus, aba, eh yung kasambahay, sinasabayan ang bawat salita ko. Kaya napatigil ako, nagulat ako, kasi totoo nga siyang possessed. Hindi ko alam kung yung kasambahay nila ay galing Roma, no? Kaya marunong mag-Latin, pero mukha namang hindi galing sa Roma. Kaya naniniwala ako, possession tao. Okay, so nakuha niyo yun, ha? So, speaking languages or any unknown na, sabihin natin, or foreign na dialects, okay, na salita, na hindi naman talaga alam ng biktima, pero nasasabi niya sa mga pagkakataon na iyon. At, syempre, yung paglalim ng boses, no, iba pa yon, okay? So, yun ang una, ha? Tandaan yun. Kaya check nyo, yung mga katabi nyo, baka nagsasalita ng mga lingwaheng hindi naman talaga nila alam. Kaya pag ako, habang nagsasabi at nagtuturo sa inyo, kapag ako yung nagsalita ng Kapampangan o Ilocano, possess ako. Okay? Number two. Ano ang pangalawang palatandaan na ibinibigay ng simbahan para malaman natin kung ang isang tao ay sinasapian? Panoorin nyo ulit ito. Okay. So, napanood nyo yun, ha? So, ano ang pangalawa? Okay, tingnan natin, ha? Sabi rito, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Ulitin ko. Number two is, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Kumbaga, napakalakas. May mga nagagawa siya na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao, ano, under normal circumstances. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Minsan pa nga, may mga tumatalo ng mataas. Minsan, may mga contortionist, no? Na ibabali-balik ko niya lahat ng mga bahagi ng kanyang katawan, pati yung kanyang buong katawan, no? Sa sahig, na hindi naman normal na nagagawa ng tao kung hindi siya possessed. At sa napanood ninyo, may mga taong lumalakas talaga, nakakatadyak ng mga tao na pwedeng talagang bumalandra sa dingding o sa sahig. Merong angking lakas sapagkat may espiritu na nasa loob nung tao at masamang espiritu na nasa loob nung tao. Kaya isa yan sa mga tingnan ninyo. Baka may mga power sila, capacities, capabilities na under normal circumstance na hindi nagagawa ng tao. Kaya ito po ang isa rin sa mga bagay na dapat na ating pinag-iingatan. Kasi pwede maging destructive ito. Baka hindi ma-contain dahil may talaga matinding lakas yung tao. Okay? So yun, tatandaan nyo yung pangalawang yan, ha? So tingnan nyo uli. Baka napakalakas ng katabi ninyo. Iba na yung lakas ng amoy, ha? Baka naman hindi demonyo yun. Hindi lang naligo. Okay? Pero ingatan nyo rin. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo. Ano ang pangatlong palatandaan na binibigay ng simbahan para sabihin na ang isang tao ay sinasapian? Video ulit tayo. Tingnan nyo to. Iyong ninawang ng bata. Ano ba? Okay, that is number three. The ability to tell hidden or unknown things. The ability to tell hidden or unknown things. Lalo't higit yung nakaraan ng tao. Take note. Kadalasan, hidden things, unknown things, pero yung mga nangyari na, naganap na. Kaya ang isa sa mga dapat na maintindihan din natin, the devil cannot tell the future. Advance ako mag-isip. Ulitin ko. The devil cannot tell the future accurately or in an exact manner. No. Only God can do that. At bakit may mga manghuhula na minsan nagkakatotoo? Well, kasi nga perfect ang will ng isang angel, no?
When they were created with perfect will. Kaya kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa paligid, kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa tao, and may mga approximation sila na pwedeng ito mangyari sa kinabukasan. Pero yung accuracy, wala sila dun. But they can tell hidden things that happened in the past, yung mga nangyari sa tao, at maging yung mga kasalanan ng mga tao, lalo't higit, kung hindi pa ito na ikukumpisal. Okay? So, tandaan niyo po yun, ano? The ability to tell hidden things. Kaya ang hilig ng Diablo ay sabihin sa tao, oh, natatandaan mo yung ganito, oh, natatandaan mo yung ginawa mo, oh, yung kasalanan mo ganito. Kaya pag isang tao na hindi naman kilala at hindi niya naman kilala talaga yung mga nasa paligid ay nakapagsalita ng mga bagay na nagawa ng tao yon, well, it's a sign of possession. Kasi nakikita nila yung mga nakaraan. Nakikita nila yung mga kasalanan na hindi pa napapatawad. Okay? Pero may mga pagkakataon naman na kahit napatawad na, pinapaalala pa rin ng Diablo. No? Kumbaga, ina-accus pa rin yung tao. Lagi pa rin niyang sinasabihan ng mga bagay na masasakit. Ah, hindi pa yan napatawad ng Diyos. Ah, wala pa ang kabaitan sa puso mo. Tali na, manlil lang ang Diablo, no? Ibang klase talaga, no? Kaya napakahalaga po yung state of grace. Because the devil cannot see those sins that are wiped out by God already. Kaya ingatan din po natin yon. Okay? So yun po yung pangatlo. Pangatlo pala. Pangatlo. Okay. Now, ang huli po at ang pang-apat na palatandaan ng pagkakaroon ng sapi ng tao ay ito. Okay, so that's the final sign. Aversion to sacred or religious objects. Takot sa krus, takot sa holy water, takot sa rosary, takot sa scapular, takot sa Bible, takot sa mga sacramentals. Okay? So, kumbaga, nasasaktan sila, iwas sila doon. At alam nila kapag ang isang bagay ay sacramental. Alam nila yung mga weapons natin. Natatakot sila dyan. Kaya isa yan sa mga signs. Although, itong pang-apat na to ay isa sa mga pwedeng pekeen, no? Kung hindi tunay na exorcism, or rather, kung hindi tunay na napoposes yung tao, pwede niyang pekeen yun eh. But, in ordinary cases, makikita rin, at out of the discernment of the exorcist, na talagang possess siya kasi natatakot siya doon sa mga religious objects. By the way, bilang exorcist, hindi namin pwedeng gawin yung para testingin, gagamit kami ng kunyari holy water o kunyari ay exorcise blessed oil. No, hindi pwedeng kunyari dito. Kasi ano pang pinagkaiba nyo ng Diablo kung nagsisinungaling ka rin? Kung nilalaro mo rin siya. No? To be an exorcist, you must be truthful with what you do. You must use true sacramentals, truly blessed and exorcised sacramentals. Hindi pwedeng itetestingin mo na, ala, gamitin natin, kunyari lang, lokohin natin siya. Eh di naglolokohan lang pala tayo dito. At pag ganun, tayo ay nagsisinungaling din. Okay? Ngayon, nalaman nyo na yung apat na palatandaan. Meron akong dalawang notes sa inyo na dapat matandaan ng lahat ng tao. Una, hindi pwedeng ang Diyos, si Maria at ang mga banal ay mag-possess sa tao. Never. Never in the history of the world. Never in the history of mankind na may ganyang kaso na ang Diyos at ang mga banal ay sasanib o sasapi sa tao. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Demonyo lang ang sumasanib at anumang mabalitaan ninyo sa TV o sa tunay na buhay na sumasanib ang Diyos, si Jesus, si Maria, San Jose o sino mang santo, hindi po totoo yon. Ginagalang ng Diyos at ang mga banal ang kalayaan ng tao, kaya kailanman hindi sila sasanib. Ano mang possession o pagsapi, demonyo lang po ang gumagawa nun. Pangalawa, and this will be my final statement for you. In every possession, my dear friends, the devil cannot possess the person in the sense of owning him. No, because we only belong to God. Ikaw, ako, lahat tayo para sa Diyos lang.
Kaya for a time, for a period of time, for periodic episodes, the devil can possess the body. But of course, never the soul, because the soul belongs to God. Unless, gaya ng mga ginagawa ng iba, ng ilan, ay pinagkakaloob talaga yung kaluluwa sa Diablo, deliberately. Okay? So in the sense of owning the person, the devil cannot do that in a possession, because we only belong to God. At sana po manatili kayo sa Diyos lamang. Sana po lagi tayong para sa Diyos lamang. Let us not allow the devil to possess our soul and not even our bodies. Okay? Kaya may mga ganito bang mga uri ng pangyayari at totoo man ito, laging pananampalataya pa rin po ang dapat na meron tayo para tayo magkaroon ng mga mabibisang pananggalang laban sa masamang spirito. Muli natin pagpapatuloy yung ating pag-uusap at pag-aaral tungkol sa demonic activity. Balikan niyo po yung mga ibang videos natin at para ma-review niyo rin po kung ano yung mga tinutukoy natin na demonic activities, no? At kung inyo pong natatandaan, kahit di nyo pabalikan muna, diniscuss po natin yung extraordinary demonic activities. Ngayon naman po sa episode na ito ay pag-usapan po natin yung tinatawag na ordinary demonic activity. Siyempre, may extraordinary. So, mayroong ordinary. At ito pong ordinary demonic activity, masasabi natin dito po mas madalas nagtatagumpay ang Diablo sa kanyang pakikialam, panggugulo, at pag-atake sa mga mahal ng Diyos. At kayo yun, mga kakampi. Tayo yun. Mahal tayo ng Diyos at alam ng demonyo yun. Kaya tayo ang madalas nilang inaatake. Kaya simulan natin, ano ba itong tinatawag na ordinary demonic activity? Now, unlike dun sa extraordinary demonic activities, mas marami yun eh. Apat yun eh, no? Diba? Siyempre, napag-aralan natin yung infestation, oppression, obsession, tsaka possession. Pero maniwala ka't hindi, yung ordinary demonic activity ay isa lang. At kahit isa ito, dito pinakanagtatagumpay ang Diablo sa kanyang mga gawain dito sa mundo at lalo't higit sa panlilin lang sa tao. Handa na ba kayong malaman ito? Well, the ordinary demonic activity is no other than temptation. Okay? Ulitin ko, temptation. Tukso. Napanood yung intro natin, ano? Ganun ang Diablo eh. Kapag may mga gusto kang gawin, mayroon ka mga pangakong pagbabago sa buhay mo, aba, magpapadali yan ng mga sitwasyon, mga tao para tayo ay tuksohin. Narinig niyo yung kanta ni Eva, no? Pero hindi ito yung Eva na nasa paraiso noon, ha? Eva Eugenio. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Kay rami ng pusong sinugatan. At sana po, bilang mga tao, masambit natin lagi, O tukso, layuan mo ako. Temptation. Now, sa episode pong ito ay hindi ko lang po itatalakayin, no? Kung ano yung tukso. Pero ano ba yung mga uri ng tukso at pamamaraan ng Diablo kung papaano tayo tinutukso sa buhay na ito? Pamamaraan. Para mas maunawaan ninyo at makita ninyo sa kinabukasan o kahit sa mga puntong ito, ito pala yung binabanggit na uri ng tukso na laging sinasagawa ng Diablo laban sa tao. Gusto ko lang alalahanin ninyo, mahilig naman tayo sa mga acronym, no, para mas matandaan natin at maunawaan. No? Gusto kong tandaan nyo yung salitang death. Ulitin ko, death. Alam nyo ang spelling ng death? Hindi ho D-E-B-T, ha? Utang. Hindi yun. Okay? Kundi kamatayan. Death. D-E-A-T-H. Yan. Tandaan nyo lang yan. At dito ay makikita ninyo
at mauunawaan kung anong ginagawa ng Diablo at papaano siyang nanunukso sa ating lahat. Yung tukso, wala naman talaga makakaiwas dyan eh. I mean, lahat tayo natutukso, tinutukso. Kahit si Kristo hindi nakaligtas, siya'y tinukso din. Pero ang kaibahan natin kay Kristo at ang kaibahan ni Kristo sa atin, hindi siya tumalima sa tukso. So temptation in itself is not really death, but it will lead us to death kung sa tuwing tayo tutuksohin ay pipiliin natin yung pangiinganyo ng Diablo kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya ho, ang tukso, temptation, a demonic activity, an ordinary demonic activity, isa lang ho pakay nito na huwag nating gawin ang kalooban ng Diyos. Yun lang. Tutuksohin tayong huwag tumalima sa Diyos, huwag sumunod sa Diyos, at kalimutan ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, dinadala tayo sa kasalanan. Yun lang naman ang definition ng kasalanan eh. Kumbaga, Lord, I know your will, but I don't care. I know what you want, but this is what I want. I don't care about your will. Parang ganun yun eh. At kaya tayo kadalasang hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos ay dahil sa panunukso ng Diablo. At ito yung kanyang mga pamamaraan. Kung handa na kayo, simulan po natin. Letter D. Okay? So ang unang pamamaraan ng Diablo ay yung tinatawag sa English na doubt. To make us doubt. Kumbaga, pagdududahin tayo ng Diablo sa mga bagay-bagay at kung ano talaga tayo. No? Halimbawa, tingnan natin sa Bible, ha. Okay. Kung may Bible kayo, pwede niyong buklatin kasama ko, no? Okay. Sa Genesis 3. Yung Genesis 3 po, sabi rito, the first sin and its punishment. At ang serpent o yung ahas, kung ating iisipin, ano? Sabi rito, the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, kay Eva, no? So, ang background nito, matapos na pagbilina ng Diyos si Adan at Eva na kaya, pwede nilang kainin ang lahat ng nasa paraiso maliban sa bunga ng puno na nasa sentro o nasa gitna nito. Alam natin yan, ano? May pinagbawal ang Diyos kay Adan at Eva. Kainin nila lahat ng nakikita nila, mga punong kahoy, no? Wag lang yung bunga sa gitna. At sinabi ng Diablo sa kanila, sabi ng serpent, did God say you shall not eat from any tree in the garden? No? Kumbaga parang sinasabi, did he really say that? Uwe, di nga. Mga ganyan tipo, no? Pinagdududa sila. Then the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. Now, pinaliwanag naman ng babae. But the serpent said to the woman, you will not die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Grabe, no? Pinagdududa sila na, sinabi ba talaga ng Diyos yun? Totoo ba? Mamamatay kayo? Panlilin lang. So, kumbaga, pagdududahin tayo ng Diyos, yes! What? Or rather, Diyos tuloy. Pagdududahin tayo ng Diablo, mali ah, hindi Diyos ah. Ang Diyos ay hindi nagpapaduda sa atin. Laging katotohanan ng Diyos. Pero ang Diablo, pagdududahin tayo sa ating identity at sa mga bagay na ating ginagawa. Okay? Ano ibig sabihin na identity? Well, isa pang ginawa ng Diablo, no? Pero at this time, ginawa niya kay Jesus. Pinagdududa si Jesus. Eh, kaya ba niyang pagdudahin ng Panginoong Jesus? Tatandaan nyo, nung siya ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksohin. Narinig nyo, at marahil natatandaan ninyo,
Sabi ng demonyo, if you are the Son of God, oh, if you are the Son of God, kung ikaw talaga anak ng Diyos, di gawin mong tinapay yung bato. Okay? If you are the Son of God. Kaya mga kapatid, parang ganito rin ang ginagawa ng Diablo sa atin eh. Tinutokso tayo, pinagdududa tayo na tayo ay mahal ng Diyos. Mahal ka ba talaga ng Diyos? Ba't ka naghihirap? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Ba't namatayan ka? No? Kaya ngayon, ikaw, magdududa ka. O nga, no? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Anak ka ba talaga ng Diyos? Kaya minsan, nalilimutan natin yung naging dignidad natin na tayo binyagan eh. Na gaya ni Kristo, tayo naging mga anak ng Diyos sa binyag. Kaya kung lagi lang natin iisipin ito, maaaring makalaban tayo sa tukso sapagkat tunay tayong mga anak ng Diyos nung tayo bininyagan. At hindi susuko ang Diablo na pagdudahin tayo sa mga bagay-bagay na para bagang sabihin sa atin ang maraming kasinungalingan. So that's the first thing, doubt. Kaya yan ang unang-unang panlaban natin sa Diablo. Huwag mong pagdududahan na mahal ka ng Diyos. Huwag mong pagdududahan na ikaw ay anak ng Diyos. Pag nagduda tayo sa mga pwede natin gawin, sa kaya natin gawin, at sa mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay, nako, magsisimula na ang ating pagbagsak at laging pagtalima sa kasalanan. Okay? So that's the first thing. Letter D. Letter E. Enticement. Wow, ano yung enticement? Panghahalina. Pangaakit. No? Ito ang madalas na nangyayari din sa maraming tao, kaya nagkakasala. Kasi naaakit. Eh, bakit nga naman hindi maaakit? Eh, ang tukso, gaya nga na lagi ko sinasabi, ay tungkol sa mga bagay na maganda, masarap, at madali. Hindi yan tukso kapag hindi yan patungo sa pagiging madali ng mga bagay-bagay. Hindi yan tukso kapag hindi yan masarap. At hindi yan tukso kapag hindi kaakit-akit at hindi maganda. Ganun ang ginagawa ng tukso. Enticement, no? Kaya nga, kung dudugtungan pa natin at titinan ulit natin sa Genesis, no? Sabi po doon, nakita ng babae na kaakit-akit yung bunga. Okay? Masarap kainin. Hindi ko ma-imagine kung anong uri at unong itsura ng bunga na yun, ano? Na naging kaakit-akit. Hindi naman siguro kasalanan ng Diyos yun kung kaakit-akit yung bunga. Siguro kung itsura ng durian yun na puro tinik at kulay itim, baka nga hindi kaakit-akit, ano? Pero, wala eh. Talagang kaakit-akit siguro yung bunga. At ganun din sa buhay. There are many things that are so enticing that we give in because it will make life easier, no? It will soften our burdens, no? And it will beautify things kahit na ito'y labag sa kalooban ng Diyos, no? Kaya nga, di ba, na, siguro natatandaan nyo sinabi ko, kapag ikaw'y nagda-diet, nakita nyo sa simula natin, ano, may pabuhat-buhat pa, may pa workout-workout pa. Siguro nangako siya, magpapapayat na ako. Abay, ginulungan lang ng isang pizza eh. O, isang kahon eh. Talagang kinalimutan yung kanyang pangako. Kasi enticing. Okay? Eh kung ikaw naman hindi kumakain talaga ng ampalaya o ng gulay, kahit yun ang iharap mo, eh hindi ka matutokso. Pero nasasarapan ka kasi doon sa mga ibang pagkain at yun ang ginagawa ng Diablo. Yung mga bagay kung saan ka nasasarapan ang kanya ipapakita sa'yo, sa mga bagay kung saan ka nagagandahan, at sa mga bagay kung saan ka nadadalian. So, enticement, no? Kaya kapag nangyari ito, tinan mo, ito yung enticement ng Diablo. And review, look back. Is this the will of God? Well, kapag nakita mo, no, this is not the will of God, then you know that you are being enticed by the devil. Okay? Enticement. Pangatlo, A. Ito, mabigat-bigat to. Accusation. Letter A, no? Accusation. Ano yung accusation at paano ginagawa ng Diablo to? Alam nyo, madalas ito po yung
panunokso ng Diablo sa tao, lalo't higit kung ang tao ay may mga nagawang kasalanan. Kumbaga, okay, sabihin na nating mabigat yung mga nakasalanan natin nagagawa kadalasan, no? Kapag nangumpisal na ang isang tao, alam natin na ito'y wipe out na ng Diyos, no? Binura na ng Diyos. Accusation ang gagawin niya. Tatanda mo ba yung ginawa mo? Kala mo ba napatawad ka na ng Diyos? No? Hindi ah. Mga ganyan tipo. Na parang bagay papamukha niya, ginawa mo yan eh. Walang kapatawaran yan. Mabigat yan. Ikaw ang may kasalanan yan. Lagot ka. Sa bigat niyan, hindi yan kayang patawarin ng Diyos. Nakita nyo? Kung gaano katindi. Kaya ikaw naman, nade-depress ka, na-frustrate because you are being accused of something that God has already forgiven. Kaya ikaw ngayon iniisip mo, oo nga, no? Ang bigat pa nun. Baka talaga hindi pa ako napatawad. Well, that's not true. Once a sin is confessed, at naroon yung humility sa confession, no? Lalo tigit good confession yan, napatawad na ng Diyos yan. Kaya ang antidote dyan sa mga ganyang bagay ay pilitin mong patawarin din ang sarili mo. After the confession, forgive yourself too. Para na sa gayon, meron mga umaandar sa isip mo na you are being accused of by the devil, you can easily tell the devil, no, I don't believe in you. I was already forgiven. At wala kasing kasalanan na mas lalaki pa sa awa at pag-ibig ng Diyos. Yun ang mahalaga malaman doon. Walang kasalanan, kahit na malaki yan sa paningin mo at paningin ng tao, kahit na ilang taon na nakalipas at ginagawa pa rin yan, hindi yan pwedeng pumantay o lumapit man lamang sa awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, don't allow the devil to make some accusations. Okay? Don't allow him to make you remember the things that are already forgiven by God, the sins that are already forgiven by God. Yes, it becomes a learning experience. But it doesn't mean that just because you cannot forget them doesn't mean that they are not forgiven. Okay? Kung pinagsisihan mo na, naikumpisal sa pare, napatawad, huwag mong hahayang akusahan ka ng Diablo. It will make you desperate. It will bring depression, frustration in your life. Okay? So that's letter A. Pangapat, letter T, trigger. Kumbaga, ipupush ka ng demonyo na gawin mo ang isang bagay. Kung ikaw ay nahihirapang gawin, kasi feeling mo, mali ito eh. Darating ang Diablo at sasabihin sa'yo, hindi, okay lang yan. Bakit sasabihin niya okay? Total, marami nang gumagawa niyan. Okay lang yan. It is of no consequence. Yun ang mabigat. Na bago gawin na kasalanan, ang Diablo sasabihin sa atin, okay lang yan. Walang consequence yan. It is of no consequence. It's okay. Do it now. Push it. Di ba kailangan mo ng pera? Ayun o, sa table. Kailangan mo eh. Sige na. Kunin mo na. Di ba nag-away kayo ng asawa mo? Ayun. Yung boss mo, di ba? Bait-bait. Sige na. Mag-date na kayo. Usap lang kayo. Usap lang. Okay? Ganyan yun. Trigger. Na para bagay sasabihin sa iyo ng Diablo, walang kaso yan. Okay? Kaya ganun katindi ang Diablo, no? Walang kaso yan. It is of no consequence. Kaya tinan niyo po yung trend, ano? Before the sin, the devil will tell us, it is of no consequence. So you can do it. Once you have done it, pupunta naman siya sa accusation, it is unforgivable. Kaya walang gusto mangumpisal. Kasi natatakot ng mga umpisal kasi hindi naman daw mapapatawad. Ganun ang pamamaraan ng demonyo. Kaya yung trigger, matindihan. Di ba? Trigger, no? Kumbaga, isang palabit lang, mangyayari na. Trigger. Okay? Kaya ito ang isa sa mga matitinding gawain ng demonyo. He will push us
to do things against the will of God. And that is one aspect of temptation. Isa sa mga pamamaraan ng demonyo. Okay? Trigger. And finally, letter H. Ay, ito talaga, halatang halata. Hoax. No? Or deception. Kumbaga, ang maganda ay papapangitin niya at ang pangit pagagandahin niya. Ang mabuti, papakita niyang masama yan. Pero masama, ipapakita niyang mabuti. Babalik ta rin ng Diablo ang lahat upang tayo malinlang. No? Deception. Okay? Alam niyo, may mga nakita ako sa Facebook ngayon yung mga tinatawag na Ghost Month. No? Ewan ko, basta nabasa ko lang August 8 to September 6. Tapos nakalagay doon, do's and don'ts. Na wear this, do not wear this, do not do this. No? Lahat po yung deception. Para ano? Para hindi natin pagkatiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at umasa tayo sa Kanyang kapangyarihan, sa mga pamahiin, sa mga superstitious beliefs. No? At tayo ay lilinlangin ng Diablo na gawin mo lang to para maiwasan ito. At iwasan mo ito para mangyari ito. Swerte yan. Malas yan. Huwag gayon. No? Ganyan ang ginagawa ng Diablo. Okay? So, it's a hoax. Deception. Kaya po, delikado. Sapagkat, ang tao, kapag hindi talaga well-founded yung faith, hindi rooted kay Kristo, talaga maluloko at malilinlang. Because the devil will always sugarcoat things nang sa gayon, tayo ay malinlang. Kaya mga kapatid, tandaan niyo lang po itong limang pamamaraan na ito, no, ng tukso. Ulitin lang natin, ano? Doubt, enticement, accusation, trigger, and hoax. So dito po sa mga nabanggit natin ay tingnan niyo po mabuti para hindi tayo ganong malinlang ng demonyo at matukso sa mga bagay-bagay na laban sa Diyos. Paano tayo lalaban? Gaya ng ginawa ni Kristo. Sa lahat ng sinabi ng Diablo, lagi niyang sinasabi rin, nasusulat. Hold on to the Word of God. Kapag tayo po ay aral sa salita ng Diyos, kapag tayo po ay lagi nakikinig sa salita ng Diyos, kapag alam natin ang aral ng simbahan, ang turo ni Kristo, nalalaman natin kung ano ang tama. At iiwasan natin ang kabaliktaran ng lahat ng mga tamang gawain. Kaya, magbasa ng Biblia. Maging tapat sa Diyos. Tumingin lagi kay Kristo. Huwag magpapalinlang sa Diablo. Paano umaatake ang kalaban? How does the enemy attack our homes, our lives? Okay? Yung tinatawag na oppression, yan, infestation, obsession, possession. At yung huli po nating video ay tungkol naman sa temptation, yung ordinary demonic activity. Ngayon ay mas palalimin pa natin. Gawin natin mas exciting, ha? Sagutin naman natin yung katanungan ng marami na sino po ba yung mga pwedeng sapian? Sino yung mga posibleng na-oppress, na-obsess? Anong mga tahanan yung madalas na nagkakaroon ng infestation? Of course, sa temptation, lahat naman tayo halos. No? Hindi nga halos eh. Lahat talaga tayo tinutokso. Pero sa puntong ito, papaanong ang tao ay tunay na nagagambala at sino ang mga posibleng gambalain. Kaya sa episode pong ito, may mga bibigay po ako sa inyo mga ilang mga ginagawa ng tao, pamamaraan ng tao. At kung pwede, mas maganda itigil na itong mga bagay na ito sapagkat itong mga taong ito na gumagawa ng mga babanggitin ko mamaya ay mga posibleng tamaan o gambalain lagi ng kalaban.
Kaya kung handa na kayo ay sabihin ko lang, bato-bato sa langit, tamaan, ay buti nga sa inyo. Pinatatamaan ko talaga kayo. Nang sa gayon ay ma-realize ninyo na hindi pala dapat ginagawa yung mga ganitong bagay. Sapagkat ito ang mga taong prone sa infestation, oppression, obsession, at yung possession. Okay? So, bigyan natin ng titulo ito, episode na ito, yung tinatawag na How Did the Enemy Sneak into the Camp? Paano nakapasok na yung kalaban? Ano yung mga pamamaraan ng Diablo kaya siya ay nakapasok na? At anong hinihintay ng Diablo sa tao para siya ay makapasok sa bahay at sa buhay ng tao? Okay? So, simulan natin. Nakapasok ang kalaban dahil inanyayahan ninyo. Okay? So, yun ang una. We invited the enemy in. Ha? Huh? Wala na ako natatandaan na nag-anyaya ako ng kalaban. Siyempre, hindi naman talaga tahasan yun eh. Wala naman siguro sa inyo magsasabi, "Oy, Lucifer, come in. Oy, Satan, come to my life." Wala naman ganun eh. Diba? Pero kaya nga, sinasabi natin dito na sa mga pamamaraan natin na hindi natin alam na ito pala ay masama, nagbubukas pala tayo ng mga pintuan para ang Diablo ay makapasok. Okay? So, yun ang gusto kasi ng Diablo eh, no? Magbukas ka ng konting pinto. At kahit na hindi mo sabihin na, pasok ka, ay, papasok talaga siya. Kahit hindi mo imbitahan. Gatecrasher ang demonyo eh. Gatecrasher ang mga Diablo at ang kalaban.